Ayan, nandito tayo ngayon sa Suzuki Marilao. Titingin tayo ng sasakyan nila na swak lang para sa 5 tao sa isang pamilya. No? So, 5-seater yung titingnan natin dito. So, tara, samahan nyo ako. May kausap na ako dito. Tara. Hello, sir. Good morning. Hello po. Good morning. Good morning, sir. Asan po kayo? May Suzuki. Ang surprises po namin. Ay, sir. And this is my calling card. Ay, Sir John Robert Villanueva. Kumusta, sir? Sir Laiko. Naghahanap kami ng sasakyan na at least 5-seater na yung pinakamura ninyo na 5-seater. At pero siyempre yung medyo maganda na rin. Ano? Yes, sir. Okay. Ano ba masasuggest mo sa amin, sir? Bali, sir, ito po kasi ang bago namin si All New Celerio. Uh-huh. And then yung price po natin dito is ganda, pasok no? po yan. Bali, sir, ang presyo po natin dito for manual transmission is nasa 708,000 po. Okay. And then yung automatic gearshift po natin, which is yung pong automatic. Ito po, actual unit na po yun. Ah, ito na po. Yes, sir. Nasa 754,000 naman po siya. Ah, mura lang, no? Yes, mga kaibigan, no? Ito, napakamura lang. Pasok po yan, sir, sa kailangan po natin, yung mismong inaanap po natin. Which is yung 5-seater po. Oo. Pang family car. The same time, first-time car buyer po, kung sakali, sir, no? Pasok na pasok po siya, si All New Celerio. Pakita mo na natin yung harapan, no? Yung front fascia na ito, ano tawag nyo dyan? Honeycomb style. Mm-hmm. Sporty look like. Okay. Bali, yung pinaka-grills po natin, meron po siyang chrome. Ayun. Chrome, nasa gitna po niya is yung emblem ng Suzuki. Ano to, sir? Parang espada. Yes, sir. Samurai type po. Samurai type, ano? Opo. Comparison po niya, sir, alis na hindi nalalayo kay XL7 yung harapan niya. Para siyang ano, SUV ang dating. Sa picture siguro, pag di mo nakita sa personal, akalain mo SUV. Sa headlights okay. natin, sir, kumpara dun sa dati natin, naging sporty-like din po siya. Uh-huh. Kung mapapansin po natin, naka-halogen type na rin po yan, para mas lalo pong mas maliwanag. Same time, yung naka-fog lamps na rin po, na dalawa. Halogen type din po. Yung dalawa yung ilaw niya, high and low, ano? Yes, sir. Tapos ito yung side turning lamps niya. Yung engine nito, sir, gaano kalaki? Sa engine, sir, is 1.0. 1.0. Pwede bang makita yung engine? Yes, sir, engine? Pwede po. Tingnan natin yung engine, mga kaibigan, kung gaano kalaki, no? Dahil 1.0, eh. Tingnan natin. Kaya kong buksan ito. Okay, ganun lang. Simple lang. Yes, sir. Ayun, may kawit doon. Okay. Bali, kung mapapansin po natin, medyo spacious pa rin po siya. Technology of K10, 1.0 engine. 1.0 engine. Yes, sir. Na AGS o auto gear shift. Auto gear shift. Yes, sir. Okay. Bali, bago yan dito sa Pilipinas. Si AGS, sir, ano po siya? Automatic set pero manual transmission po siya. So, automated manual transmission po ang tawag. Okay. Bali, meron po siyang comparison. Same po nung kay desire namin. Ayun, pakita mo. Opo. Naka-AGS din po siya. Nga lang ito, sir, mas pinaganda po siya. Naka-dual jet na po siya. So, matipid nga pala siya. Gano'n ba yung ano nito, sir? Yung consumption niya, sir. Niya. Based po kay Suzuki, sir, nagre-range po siya ng 26 km per liter. Matipid, ano? Hindi ba nako-compromise, sir, yung, ano, yung power? Gano'n ba kalakas yung power niya? Hindi naman, sir. Bali, sa power naman po niya, naka 67 horsepower po siya, 5,500 na RPM. Okay. Bali, sa torque naman, sir, kung sa mga kiyatan, mas magagamit mo yun. Opo. Meron po siyang 89 na Newton meter. Ito bali dito yung top of the line. Yes, sir, ito na po bali yung pinaka-top of yung the line. Yung dati ba, ano ba yung engine niya? Same po silang 1.0, nga lang CVT naman po yun. CVT. Kaya ba sa bagyo to? Yes, sir. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Sure naman po dahil na-testing naman na po nito ni Suzuki. Saka yun nga, yung previous niya, the same lang din naman. Yes, sir. Same naman 1.0. Mas lalo lang pina-improve. Comment nyo kung sino yung nakarating na ng bagyo gamit ito, mga kaibigan. Yes, sir. Okay, so last look, no? Ito yung engine, mga kaibigan. Yung battery niya, ito, maliit siya. Tapos, kung mapapansin ninyo, napaka-reachable ng mga parts dyan sa loob, mga kaibigan. Dito naman tayo sa sides. Yes, ang ganda ng mags, ha? Ano bang klaseng mags yan? Bali, sa mga grills naman po natin, 15 inches na po siya. Malaki yes, na, sir, ano? Matlaki na po siya. Tapos, ang gulong po na gamit natin dito is 175x60. Okay. R15. Sir, hindi yes, sir. Okay. Opo. Bali, yung brand na ginamit natin, si Yokohama na po. Magandang branding niya. Makintab siya na, ayan, one tone nga lang siya. Opo. Tapos, bali, metallic black po halos yung naging set ng ano, kulay niya. Tapos yung brake, sir, ano, disc brake, ano? Yes, sir. Naka-ABS na rin po yan. Anti-lock braking system. Yes, sir, meron na rin po yan. Suspension naman na ginamit natin, sir, is MacPherson po. MacPherson Strat. Opo. So, pangkaraniwan sa mga kotse, no, sir? Maganda yes, sir. Nandirito yung, ano niya, yung side turn lamps. Instead na dito, pero okay pa rin naman. Ano nga pala yung color nito, sir? Speedy blue metallic.
Tapos dito, door handle niya is flap type. Kapareho nung Toyota Wigo. No? Okay lang, nakocompare ko, sir, ha? Apo. Tapos dito, color black yan, pansinin ninyo. Ayan. Ito, yung ground clearance nito, yes, parang mataas magandang, to. Yes, magandang. Good. Good question, sir. Sabali, ito, mas lalo po nilang pinataas eh. Mm-hmm. So, ito po is 170mm na po siya. 170mm? Yes, sir. Compared dun sa before is 145. Oh, pwede na, mga kaibigan. Oh. Ito yung itsura. Oh. Opo. Ganda dito po. So, kung yung mga baha-baha lang na maliliit, kayang-kaya niya. Yes, sir. Ayos. So, disusi siya, mga kaibigan. Ayan, hindi siya naka-fin-type antenna, pero... For sure po, pwede siyang i-customize, no, sir? Yes, sir. Pwede po. Bali, sir, dump brake po. Bali, ano po pala siya, sir, ha? Front wheeler po pala siya. Ah, front wheel drive. Suspension na ginamit po natin sa likuran, sir, is torsion beam axle po. Ayun, so yeah, ganun din. Almost the same lang din ng mga kotse. Apo. Tapos eto, nandirito yung gas cover, yeah, no? Sir. Gas tank cover. Sir, yung gas tank cover. Capacity po niya is 32 liters po. Oh, malayo-layo na rin yung mararating na dito, mga kaibigan. Yung fuel na ginagamit, sir? Unleaded, sir. Unleaded, so gas. Bali, sa may likod natin, sir, same din. Sporty lock pa rin po yung likuran natin. Mm-hmm. Nakatulong din po yung reflectorized ano natin. Mm-hmm. Then, meron na rin po siyang back sensor na ito, dalawa. Ito, backing sensor. Yes, sir. Meron na rin po siya. Hindi halata, ano? Yes, hindi sir. Na nagbutas sa bumper. Hindi na po. Okay. Tapos, meron na rin po siyang ilaw sa brake. Ito. Sa additional. Ano ito, sir? LED ba ito? Hindi po, halogen type pa rin po siya. Ah, okay, bulb type po. Apo, bulb okay. Type pa rin po. Tapos meron ditong washer. Apo, meron na rin po siyang wiper sa likuran. Hmm. Tapos yung design po ng ilaw niya sa likuran, teardrop. Teardrop? Oo nga, ano, para siyang tear. Ayan, para siyang luha. Yes, sir. Eh, ba't ba ganyan siya ang ginawa? Itinono niya lang po dun sa naging formal niya sa harapan. Di ba yung motero nagkaroon yung parang tear? Pag-ganon yeah, din. So, at least dito, hindi siya halata unless sinabi mo lang na teardrop siya. Apo. Doon lang napansin. Wala pang, spoiler? Ano? Wala pa po. Pero po pwede siyang palagyan. As modification, sir, pwede naman po. Ayun. Inspector po niya, doon sa loob. Ah, nasa loob. Apo. Pwede ba nating tingnan? Yes, sir, dito po. Bali sa luggage po niya, sir, is 295 liters po. Yes, malalim sir. Siya, no? 295 liters po malalim. Siya. Malalim. Andito po yung pinakaano natin. Spare tire. Spare tire po natin. This is donut type. So, donut type siya. Dito po, pwede rin natin siyang tanggalin yung additional po natin na tonneau lalagyan. Cover, no? Apo. Tonneau cover. Apo. Yan, luwag mga kaibigan, no? Tapos sa nakalagay, sir, po. Yung ano niya, yung tools? Yung sa tools, sir, naka-separate lang po kasi lalagyan. Bali, individual lang po siya minibigay sa pre-releasing po natin. Ah, okay. Bali, sa upuan po natin, sir, pwede natin siyang ibaba. 60-40 po yung ano natin. Ayan. Apo, 60 dito left and 40 po ito sa main right po. Para din sa Toyota Wigo ko na tatumble down, so okay. Ang kaibahan lang, yung pinaka area dito malalim, mga kaibigan. Malalim siya. Apo. Tapos ito mataas. Doon sa Toyota Wigo kasi mababa. Apo. Yung space nung dito sa flooring at saka dito, ganyan lang siguro. Ito yung space dito, ganyan, mga kaibigan. Yes, sobrang taas. Pakita mo yung loob para makita. Ayan. Maganda siya, mga kaibigan. Maluwag siya, in fairness. Sir, yung ano nga pala nito, yung sukat nito, gano'n siya kalaki, gano'n siya kahaba? Bali, sa haba niya, sir, is nasa 3,695mm po. Okay. Bali, dun sa width naman po niya, is 1,695mm din po. Ah, okay. Apo. Ano rin, maluwag kasi. Yes, sir. Bali, sir, yung pinaka-platform na gamit natin dito is lightweight na. Bali, ang technology ginamit is yung Hardtech. Hardtech? Yes, sir. Hardtech na po. So, anong... napaka-lightweight na po niya. Ang purpose po nun is para po mas malesen din po yung consumption dahil dun sa bigat. Okay, okay. Pero kaya niyo po niyang ikarga lahat po yung from 5-seater na tao po. Kumbaga, magaan siya pero matibay. Yes, sir. Okay, ayos na. At napansin ko, mga kaibigan, ito. Kasi yung sa Toyota Wigo ko, wala ritong opening. Walang handle dito. Unlike dito, ayan o. Meron kang handle dito. Doon sa Toyota Wigo ko, sususihan mo pa. O kaya, ano yung lever doon sa gilid para yes, mabuksan to. Ilan yung color? Bali, sa available po natin for all new Celerio, meron po tayong apat na colors po na available dyan. Mm-hmm. Bali, sa actual color po na nasa harap natin is Speedy Blue Metallic. Tapos yung kulay naman po na isa is yung Fire Red, Arctic White Pearl. Apo. Yung pinaka-last na color natin is yung Glistening Gray. Ayan. So lahat po yung puro magagandang kulay, sir. Maganda ng kulay ito. Maganda yung color nito. Interior naman tayo, mga kaibigan. Apo. Open natin yung pintuan. Bali, kung mapapansin natin, sir, nagtatatlong lock siya, no? 1, 2, and 3. Ah, okay. Apo. For safety lang din, sir, para hindi ka mabigla.
sa pagbukas. Hindi dire-diretso, no? Yes, sir. Kasi minsan, pag open mo, mm-hmm. mamaya meron kang katabi dito, mm-hmm. ma-open mo kagad siya ng gusto, tamaan mo. Uh-oh. Opo. Bali, may kanto siya. Ah, so, okay. Pwede mo siyang hanggang tatlong side. Oo, try ka nga. Opo. Galing, ha? Ayan, ha? Para may pumipigil. Okay. Kumbaga nga naman, kung meron kang sasakyan dito, hindi ka agad tatama. Yes, sir. Tapos pwede mo siyang ibuka ng sobrang laki. Para kayong mga six-footer po yung upo, mas makakaupo po siya ng maayos. Oo nga, ang luwag. Opo. Ang luwag makakaupo. Maluwag po siya. Kung mapapansin mo, hard plastic. Siya. Bali, kulay black na rin po yung color na ginamit natin para maiwasan din po yung dumihin. Oo. Hindi maiwasan yun, lalo na kung may anak po tayong bata. Ito silver. Oo, naka-silver po yung color ng samyan natin. Ito, kala mo parang leather, oh, mga kaibigan. Pero hindi. Hard plastic po. May lagayan din po tayo ng tubig dyan, sir. Battle holder. Yeah. Yung pinaka-ano ng speaker, mga kaibigan, ganda. Opo. Para siyang kakaiba. Yan, may speaker po tayo sa harap, magkabila. Dito po naman po sa seats, fabrics na ginamit natin. Ito, sir. Mapapansin nyo, medyo malawak din po siya. Oo. Ilang way yung seat niyan, sir? Bali, 4-way po. Yeah, ayan, tapos, wala lang po siyang height adjustment, sir. Ayan, okay. Same po yan, pati dun sa kabila, sir. Sa kabila. Unang pagpasok, ito yung aircon vent, oh. Opo. Ganda. Ilog na may silver accent. Sir, itong mga to, ano ba yung mga ito, sir, pwede mong i-off kasi yung parking sensor natin, sir. Okay. Ito po ay sa Electronic Stability Program po, ESP, pwede mo siyang i-off. Parang traction control, ano? Opo. O sir, sa EASS po. Okay. So, bagong technology din po yun. Okay. For fuel efficiency. Ano siya, sir, ha? Engine auto start stop. Pwede mo siya kasing i-off o pwede mo siyang i-on. Kasi itong celerio natin is equipped po ng EASS. Engine auto start stop po. Ah, okay. So, pagka na-traffic ka? Nag-automatic stop po siya. Ah. Pagka po mag-on ka na, idadrive mo lang po. Go-on na siya basta ulit. Basta tinapakan mo yung gas. Yes, sir. Mag-on na siya ulit. Na opo, para malesen din yung consumption, mas lalo pong mas tumipid. Isa yun, nasa additional pong features niya. Sa kadalasan yun, technology na yun, para sa mga motor tsaka mga high-end na sasakyan. Oo. Opo, ngayon, meron na rin po siya. Meron na rin po pero siya. Pero yun, nasa 700 plus lang, may ganun. Yes, sir. Yung ibang, alam ba niyan, nasa 1,000,000 eh. Opo. Hindi ako nagkakamali yung ni-review ko nung nakaraan Nissan. Yes, sir. Yung Nissan Almera nila na 1.0 din na top of the line nila. 1 million plus yun. Opo. Ito, nasa 700 plus. 750 po. Meron ng ganun. Ito, sir, sa ano naman po natin? Sa side mirror po natin? Controls. Controls. Sir, kung mapapansin mo, sir, wala tayo dito nakalagay ng bukasan ng bintana. Oo nga, no? Ayan, walang control dito. Wala po. Pagkaraniwan dito nakalagay yung control yes, ng bintana eh. Opo. Bali, ito po is nasa gitna na po siya. Ayun. Opo. Okay. Pasok ka, sir. Sige, sige. Punta opo. Natin. Pasukin natin. Ayan, gaya nga sinabi ko sa inyo kanina, wala na siyang bukasan ng bintana doon. Mm. Nandito na po siya sa front. Ayun. Ito po. Ito yung din sa may gilid po nyo. Oo. Ito naman po yung sa passenger po. Ang nakikita kong safety nito, hindi nga natitingin dito sa side po, kundi dito na lang lahat lagi sa gitna. Yes, sir. Andiyan na rin po, pati yung sa lock, pag-unlock, tapos po yung pag-lock ng mga bintana. Dito ayun, na rin po. Oo, ganda, opo. No? Tapos itong kanyang head unit, sir, gano'ng kalaki yan? Bali, 6.2 po yung gamit natin dito. Na Sony na po siya. Sony, ano? Yes, sir. Sony meron po siyang smartphone mirroring. Mm-hmm. Download lang po kayo ng web link. Naka-Bluetooth ready na rin po siya. Ayan, makita natin mamaya yan sa test drive. Mga yes, sir. Opo, may auxiliary ready na rin po siya. Oh. And then, kung mapapansin nyo, sir, meron na rin po tayo dito nalagyan ng socket. 12 volts po. Naka-manual pa po siya. Manual type pa po na sa aircon. Ang kinaganda, sir, kasi ano eh, yung mga digitalized, medyo hindi mo na-control masyado yung lamig eh. Mm. Ito, once na pindot, okay na. Uh-huh. Mararamdaman mo na kagad po. Mas maganda pa nga ito, konti yung mga pwedeng masira eh, no? Apo, yung mga technical. Bali, sa airbag naman po siya, naka-dual airbag naman po siya sa harap, para dito po sa driver po, tapos dito naman po sa passenger seat po. Ito yung kanyang glove box. Apo, so, medyo easy access din siya sa driver, mga kaibigan. Apo. Ayan. Malaki din aircon vent dito sa gilid. Baka iba yung may design po niya, siya no? Na silver lining para siyang po. Tambucho dating dito. Sa ibabaw, hard plastic. Yes, sir. Hard plastic po. Ayan. Maganda rin yung design naman yung dashboard. Opo. Napansin ko, makitid siya. Yes, mas viewable po yung harapan. Opo. So, ang nakalagay lang dito, mga kaibigan, speedometer lang. May RPM po, digitalized po. Mamaya po, mabibiyo na rin po natin lahat dyan, sir. Itong kanyang steering wheel ay urethane. Tama? Hindi siya leather. Opo. Meron na rin po siyang controls sa infotainment. Infotainment. Opo, sa radio. Paglakas, pagbaba. Opo. Ito yung sa ilaw, sa wiper, ano. May titing ba ito? Tinignan natin. Ayun, tilting. Yes, meron po. Equipped na rin po siya. Ayun, wala nga lang siyang telescopic function. Uh-oh. Okay, pwede na rin yan.
Tapos dito sa kanyang flooring, ayan mga kaibigan, so meron siya ritong footrest. Ano nga pala tawag dito sa transmission? Auto gear shift po. Auto gear shift, so para siyang automatic. Meron siyang gas at saka brake lang. Yes, sir. Ayan. So dalawa na lang din yung kanyang pedal dito. Although manual siya, para siyang automatic talaga. Sir. Ito naman sir, meron na rin po kayo nalagyan dito din ng ng tubig, dalawa. Same din dito, meron din po sa passenger. Sa kabila. Opo. Ito yung cambio niya, napansin ko, napaka-sleek. Napakaliit nito, sir. Yung housing niya, hindi siya masyadong istorbo rito sa gitna. Opo. So, paano lang ba ito gumagana? Sir, bali sa function niya, sir, kung mapapansin mo, wala kang nakitang park dyan, sir, di ba? Oo, wala. So, neutral na lang. So, dahil automatic siya, magtataka po kayo bakit wala. So, dahil hindi nga po kasi siya talaga automatic, manual transmission pa rin po siya. Okay. Talagang brake lang po. Brake so, lang. Opo. Bali, ang use lang po nito is sa drive. Naka-drive lang po siya. Mm-hmm. Reverse, yun lang po. Okay. Opo, ito reverse nyo. Sa taas, ano? Opo. Bali, kung medyo neutral. Gusto nyo rin pong mapil, yung parang nagmamanual po kayo, so pwede nyo pong i-connect po sa plus and minus plus lang plus po. Minus. Opo. Okay. Mag-a-appear naman po yan dyan sa dito natin. Sa dashboard natin. Yes, po. Okay. So, simple-simple lang din gamitin. Opo. Bali, pag i-into ka po, neutral lang po. Handbrake na. Ay, tapos handbrake. Opo. Kaya hindi ba delikado yun? Sa manual transmission, handbrake lang naman din po talaga. Ay, sa bagay. Ano? Naka-neutral lang din po siya and then naka-handbrake. Oo. Dito naman sa taas, mga kaibigan. Ayan. Ito yung kanyang sun visor. So, parehang may salamin na, sir. Yes, sir. Pero wala siyang ilaw. Wala po. Okay. Ito nga, sir, yung ilaw niya. Ayun. Yes, sir. So, kulay yellow siya. Okay. Rearview mirror na manual. Okay. Day and night. Nice. Tapos, meron siyang handle na, sir. Lahat. Yes, sir. Diyan sa likod, tsaka dito. Diyan lang po sa driver, wala. Okay. Hindi naman tayo hahawak dito habang nagda-drive. Yes, sir. Tama po. Pakita mo yung ibang mga ano. Tapos ito, sir, anong color? Beige color po. Beige color. Okay. So ngayon, ang gagawin natin, sir, subukan natin yung yung legroom test. Yes, sir. Legroom test. Ang gagawin ko, dito sa harapan, isi-set ko na siya ng, dun sa driving position ko. Sige, sa ko na rin. Ayusin mo na rin tong sandalan mo, sir. Okay, tapos punta tayo sa likod. Okay? Okay, sir. Sa legroom naman, sir, yan. Medyo malaki pa rin po. Malaki pa rin. 5'6 po ako niyan, sir. 5'6. Oh, magka-height tayo. 5'6. Medyo hindi pinagpala din sa height. Pero pasok na rin, sir. Sa height din naman natin, hindi naman din tayo masyadong maliit. Hindi rin naman tayo masyadong malaki. Meron din siyang bottle holder po sa magkabila. Tapos kung mapapansin mo, sir, meron din siyang speaker. Ayun, so ilan sir ang speaker pala nito? Bali, apat po. Apat. Apo. Ayan, sir, ayan mga kaibigan, no? Napakaluwag yung paa ko rito sa ilalim, may space pa rito. So unlike doon sa ibang merong parang pumipigil dito na square eh. Dito tuloy-tuloy. Yes, sir. Parang sa SUV mga kaibigan, ayan no, dulid-diretso. Tapos yung kanyang tuhod, 1, 2. So dalawang kamao pa yung matitira dito. Malaki yung kaiser, no? 1, 2. 2.5. Maluwag. Ilan na makakasakay dito, sir? Tatlo, sir. Kaya tatlo. Po kasi siya ng 5-seater po talaga siya. So, tatlo kaya dito, sir. Mapapansin mo, sir, medyo chubby ako. Oo. So, kasha pa naman siguro kasha na isang... Kasha pa yung isa. Pakita mo rito. Opo. Kasha pa. Ayan. Ang napansin ko lang pala rito sa pinaka-seat dito, parang sa Toyota Wigo rin, mga kaibigan. Hindi siya adjustable, kung fixed. Para siyang sports car type. Isang diretso lang po. Isang diretso. Yung headroom ko ay, ayan, isang kamao at meron pang ganyan, konti, mga ganyan. Mataas. Apo. Sa gilid, sir, naka-hard plastic din po tayo. Mm-hmm. Tsaka, wala, meron ka napansin dyan, sir? Wala tayong bukasan din po wala dyan ng bintan. Opo, nandito na po sa gitna. Ayun. Ito pala, inahanap ko, teka, adjust ko to. Nandito na rin po sa gitna. Ayun, no? Oh, okay. So, ito yun, mga kaibigan. Andiyan na rin po siya. Akala ko, charger. Apo. Ito pala yung control niya. Parang kinustomize nila na lahat ng mga electronics at saka mga wirings dito sa gitna. Eh, no? Ayan po, dyan na lang nakapos. Parang na rin siguro hindi mahirap ayusin. Equip na rin po pala ito, sir, ng immobilizer po. Meron siyang alarm. Yes, sir, ayan. Meron po. Wala pala siya ditong headrest, mga kaibigan. Mm-hmm. Sa gitna. Sa gitna. Ayan, so dalawa lang yung headrest dito, mga kaibigan. So, yun lang ang nakita kong downside dito sa pinakaligod. Pero nonetheless, lahat okay naman, mga kaibigan. Siguro, ang maganda, sir, test drive na natin to. Yes, sir, sige po. Test drive natin, mga kaibigan. Tingnan natin yung mararamdaman ko dito sa kanilang unit. Okay? Yes, sir.